So hello guys, welcome to my vlog. So for today's video guys, may gagawin tayo. Magpapalit tayo ng air filter. So air filter yan, saka moisturizer slash air regulator. So ito ni papalit ko guys sa bago. And then ayan yung holder niya and fittings. And ito naman yung bagong air gauge. Ito yung tinginan ng aircon. Ilan na yung pressure niya. So yan siya guys. So tatanggalin natin yun na kulay red para mahugot na natin niya. So hugotin ko na yan. So problem nito guys, yung baso-baso niya is nabasag na, crack na yung pinagkakabitin niya. Nabasag na pala yung nabasag yung cup. Kaya papakita na ng bago. Ano yung sa bote nito? Hindi yung pagbago na hindi natin tinawalan. Hindi na. So ito na guys yung ikakabit natin. So lalagyan ko na siya ng fittings para ito na nakapalit. So lalagyan natin siya ng teflon. Ayan, so ganyan ang paglagay ng teflon guys. So dapat pa ganyan, hindi papunta dun sa kabila kasi para pag ginigpitan mo, paigpit din yung teflon. So ayan na pala guys, natapos na natin siyang i-lagyan ng mga fittings and yung air gauge. So tatanggalin ko na itong connection ng luma, tapos papalit ko dun sa bago para tapos tayo. So yun lang naman guys. So ayan na guys, nakapitan natin yung bagong fittings ng bagong air filter ng detergent. So hanapin din natin yung arrow. So dapat yung arrow susundan nyo kasi yung in saka out.
ng air filter. So yan yung unang ko kinakabit niyan, galing compressor niya. So yan yung in. Yan yung in ng air. Tapos dun sa kabila is yun na yung out, para papunta siyang dental chair and nare-regulate ng air regulator. So ito naman guys yung kinakabit ko, yung isa yung papunta na siyang dental chair. So, kakabit ko na rin. So ayan guys, so hindi magkasya yung bagong air filter dun sa lumang holder niya. So palitan ko na lang ng bagong holder. Tanggalin na lang natin guys. Yan, tanggalin na natin yan. Tapos ipapalit natin yung isa. Kasi yun talaga yung pin, yung match na rin, yun talaga yung para doon. Tanggalin ko. And then ito tornilyo na natin tong bago. So binalikad ko na lang guys kasi para medyo mataas-taas kasi tumatama dun sa baba sa flooring niya, tumatama na yung pagbinulot ko. So kaya binaliktad ko yung holder niya para tumaas konti.
So ayan guys, nakabitan natin. And then pagkatapos nito nikabit, so pihitan na natin siya pa paigpit para ma-open na niya yung ma-regulate na yung air niya, kasi pag hindi niyo pinihit ng paigpit, walang hangin na lalabas sa dental chair or mahina lang. Kailangan nakasagad dyan. And makikita rin natin sa gauge kung ilan yung gusto natin. So yun na guys, nakapit na natin siya. Yung check na lang natin yung iba kung okay na. So yun yung pressure niya, nasa 80 PSI. And then yun lang, okay na siya guys. Thank you for watching.